Samantala, isa pong kasundo ang pinirmahan kamakailan na layong suportahan ang mga karera ng mga nursing students ng isang eskwelahan sa Pilipinas na nais pumunta ng Canada. Malaking tulong sa mga nurses, pero may pangamba ang ilang miyembro ng komunidad. Narito ang panayam kay Consul General Orontes Castro ng Konsulado ng Pilipinas sa Toronto. Saksi po kayo sa pirmahan ng kasunduan sa pagitan ng isang nursing school sa Pilipinas at isang Filipino-owned staffing agency sa Ontario. Gaano po kahalaga itong kasunduan ito, Conje? The premium healthcare providers won recently almost a billion contract to provide nurses, not only Filipinos but nurses to 22 Ontario Hospital. So it's a first, I think it's a very historic and first in the province, especially for our kababayan, because the owners of premium health providers are mostly Filipino. So yung agreement between the World City Colleges and the premium healthcare providers, they call it a career development program, not recruitment. A career development program because premium healthcare providers will assist students, healthcare students like yung mostly mga nursing students from WCC wherein mag-undertake sila ng tinatawag na individual and group career orientations for the students and graduates alike, so that they will be able to come to Canada as a student, mostly as a student, and they will continue their studies here. I remember yun ang na-mention ni Chairman na one of their efforts of CHED is to internationalize yung effort of CHED for quality education for young generations of Filipinos. Nakita ko po sa MOA no, na this will be governed by the laws of the Republic of the Philippines. Ano ho bali ang magiging limitasyon nitong kasunduan ito? Actually, both sides. It will be governed by the laws of the Philippines and the laws of our country also. Ang limitation nito, of course, it will be subject to yung tinatag na may immigration policies of Canada at yung atin din, no? Yung atin naman is from our side, we will see kung qualified through the WCC, kung qualified yung mga estudyante that we are going to send here. While on the Canadian side naman, yung ipoprovide dyan is definitely ang pwede nilang makuhang visa is not a working at the moment, but it's more of international student visa. Pero malinaw, Conscience, sa sagot nyo kanina, no, na hindi siya recruitment. No, hindi po siya. Career development program. Oh, correct. But yeah, kinlarify ko rin, no, yan at ng ating labor office. Kasi pagka-recruitment, kailangan dadaan po sa ating labor office at sa ating TOEA in Manila para ho magkaroon ng tinatawag na guidance and monitoring. Ang sinabi niyo, constitutional right ng isang Pilipino na mangamuhan o magdesisyon ng mga ibang bansa. Gusto ko lang po siguro ilagay po siguro sa diskusyon ano, yung pangamba ng ilan na yung implikasyon na dadali nito sa healthcare sector naman ng Pilipinas. Hindi na po bago ang brain drain, pero ano po ang reaksyon niyo kapag yun po ang itinataas naman na issue? Kasi we have to protect also the needs of our country. Nakita natin yan during the time of the pandemic, no, na we really needed yung ating mga healthcare providers. Kumbaga sabi nga ng sabi nga ni former President Laurel, no one can love the Filipinos better than the Filipinos themselves. So mauna muna siguro servisyo ng ating mga kababayan, which ang ating pangulo yun din ang kanyang kung magkakaroon nga ng tamang trabaho at mabigyan ng enough employment ang mga kababayan natin, hopefully and with the good
recent good result of our GDP, nag-increase ng more than 7% as reported by the President despite the katatapos lang ng pandemic. So, ang ano natin is for our kababayan to continue working in our country. Oo, siguro Konjen, yung pangamba lang na maapektuhan talaga yung healthcare sector ng Pilipinas, especially if doon sa MOA po na nakita ko, ang offer nila is 25 Canadian dollars para sa personal support workers, 40 Canadian dollars sa RPN, 45 Canadian dollars per hour sa RN. Na alam naman nating, of course, sa pera ng Pilipinas, kung ikukumpara natin, hindi natin matatapatan. I think there's a limit, still a limitation, 7,500. Total yun eh, the limitation pa rin. So ang government natin, nandun pa rin yung ano, yung oversight of our country. Closely minomonitor ito ng ating country, ng ating government under our ano no new president, no? So minomonitor ito kasi ang ano na ang I think that is very clear dun sa sinabi ng presidente natin nung sa kanyang inaugural speech na kailangan priority pa rin ang bansa natin in terms of something like this, no, yung mga healthcare situations or healthcare matters.